Anak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanai sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo po ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagkabuhay ng iyong minamahal na anak, kami ay binibigyan mo ng buhay na walang wakas. Pagkalooban mo kami ng pananalig at pag-asang matatag upang huwag naming pag-alinlanganan ang katuparan ng pangako mong batid naming mangyayaring tiyakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may mga Hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinunsulan nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos, kinaladkad siya sa labas ng bayan sa pag-aakalang patay na siya. Subalit nang paligiran siya ng mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila ni Bernabe sa Derbe. Ipinangaral ni na Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, sa Iconio, at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila, sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Pamphylia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos. At pagkatapos ay bumaba sila sa Attalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkalinga ng Diyos.
Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib sa simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paano binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hentil. At mahabang panahon silang nanatili roon kasama ng mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Aking pupurihin ang Diyos na Panginoon, di ko tutugutan. Sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri magpakailanman. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y lang magtiis ng tagumpay ay makamit at sumatid ang langit. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama. Sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Hindi na ako pakahahaba-haba pa ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko'y ang iniutos niya sa akin." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Tinetema po ng ating mga pagbasa ngayon ang kahalagahan ng pananatiling tapat
sa pananampalataya. Importante rin na ihanda ang mga successors. Alam po kasi ni Apostol Pablo at Bernabe na kailangan nang gawin ito. Nabato na siya. Nakasurvive lang. Ang sabi po nila, magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Kumbaga, it's going to get worse before it gets better. Kaya humirang na sila ng mga elders sa bawat lokal na simbahan para mamahala. Pinagpayuhang manatiling tapat sa kanilang pananalig at itinagubilin sa Panginoon. Nang magpatawag po sila ng meeting ng mga kaanib ng simbahan, isinalaysay po nila ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Sinasabi po nito sa atin ngayon na pinahahalagahan nila noon ang transparency at accountability. Ang mga namumuno ay nag-report sa kanilang mga katuwang sa paglilingkod, maging sa kanilang mga pinaglilingkuran. Marahil hindi lamang tungkol sa mga accomplishments na sama-sama nilang ginawa, kundi tungkol na rin sa mga minimithi nilang isaayos, isalansan, at tahakin sa malapit at malayo mang hinaharap. Iyan ho ang sinunda nilang paraan ng mahal na poong Jesus Nazareno, na buong katapatang sinabi bago siya bumalik sa Ama na, sinasabi ko na ito ngayon pa lang, bago pa mangyari. Upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Ang tinutukoy po niya ritong mangyari o mangyayari pa ay yung pagbalik niya sa Ama. Hindi po niya inilihim ang dakilang bagay na ito. Naging transparent po siya at accountable hindi lamang sa Ama, kundi pati na rin sa kanyang mga pinaglilingkuran. Sa paglipas ng panahon ay nanatili po ang practice na ito ng early church sa mga konsilyo at sinodong isinagawa at isinasagawa pa magpahanggang ngayon ng simbahan. Nakikinig sa grassroots level. Sinosolidify ang vision at isineset ang direksyon ng misyon nang may input mula sa pinagmimisyonan. Susi po ito sa pananatili. Kung gusto niyo pong tumagal ang inyong pagsasama bilang mag-asawa o magkaibigan man o kapitbahayan at sambayanan, maging tapat po sa isa't isa at nang mabuo ang tiwala. Mas may kapasidad kang magtiwala, mas may kakayahan kang maging tapat, mas may integridad kang pagtiwalaan. Bagamat may sarili pa rin naman tayong buhay, kung ano o sino po sana tayo sa privado, ganun din po sana tayo sa publiko. Pagtotoo po kasi tayo sa ating sarili, taguman o hayag, maluwag ang ating paghinga. Hindi tayo mababalisa. Hindi natin kailangang tandaan kung ano ba ang sinabi natin dito at kung ano ba ang sinabi natin doon. Kasi pareho lang. Nariyan man ang iyong boss o wala. Kung ano lang ang totoo. Mararamdaman po kasi ito ng kapwa. Mahahalata.
at sa isang bahid ng kasinungalingan at pagpapanggap, gumuguho po ang tiwala at natatabunan ang integridad. Dito po ito nagsisimula sa sarili. Dito rin po nagsisimula ang malawakang pagpapanibago. Sa tulong ng Espiritung Banal, ito po ang pagtrabahuhan natin sa ating sarili araw-araw. Para ang ating sambahayan ay mabuo at ang ating sambayanan ay tumibay. Sa pagtanggap po natin ng banal na Eukaristiya, minamahal kong mga kapatid, palakasinawa tayo ni Kristong nabubuhay para lubos nating maisakatuparan ang dakilang simulaing ito. Ang pangarap ng Ama para sa bawat isa sa atin. At ang pinagsumakitan din naman ng mahal na pong Jesus Nazareno. Isinagawa niya at ipinagbigay halimbawa. Mahal na pong Jesus Nazareno, tulungan niyo po kaming maging ganap at totoo sa inyong presensya. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang pinakadakilang handog sa atin ng ating Panginoong muling nabuhay ay ang kapayapaang hindi maibibigay ng mundo. Sa ngalan niya, hingin natin sa Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. At sa bawat dalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magsikap na itaguyod ang lahat ng tao tungo sa pagkakaunawaan, pagtutulungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga mamamayan ng lahat ng bansa, naway magtaguyod ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga naliligaling, natatakot at nababagabag, naway makatagpo ng tunay na kapayapaan at kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Sa ating mga tahanan at lugar ng hanapbuhay, naway maghari ang kapayapaan at pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga yumao, naway magtamasa nang walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Sa ilang sandali ng katahimikan ng ating puso, ilapag po natin sa dambana ng mahal na pong Jesus Nazareno at sa pag-aadya na rin ng mahal na Birheng Maria ang ating mga personal na intensyon. Lalo na po ang pagnanais nating bumiyahe sa ating buhay nang lumalakad sa kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoong Diyos, ipagkaloob mo sa amin ang minimithi naming kapayapaan. Tulungan mo kaming makipagkasundo sa aming sarili, sa aming kapwa, at higit sa lahat, sa aming mga kaaway. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Pastor Lord God of creation, Father Lord, also receive the bread we offer, fruit of the earth, and the human hands of the Lord. Pastor Lord God of all creation, for through your goodness we have received wine, fruit of the vine. Panginoon, ang alay ng baya, nagdiriwang punan mong bigay, ang alak sa tinapay, andog ng pagkabungay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami ay matubos. Siyang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat
dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Ubispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Kailan pa man
di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kainan pa man, huwag mabahala pagkat kapiling ako't wina. Di na mag-isa, mga ngamba at mangungulila. Kayo'y aking hinango, muling sinuyo sa aking puso. Kailan pa man, di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa man, huwag mabahala pagkat kapiling ako't wina. Kahit anong dilim, anong lagim ang tatahakin, kayo'y aalagaan, gagabayan, kainan pa man. Kailan pa man, di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa man, huwag mabahala pagkat kapiling ako't wina. Bansang aking sinugo, huwag masipayo at huwag susuko. Kayo'y pangunahan, pagsasangga lang, kainan pa. Kailan pa man, di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa man, huwag mabahala pagkat kapiling ako't wina. Ang lahat po ay inaanyayahan sa misa ng pamamaalam sa Mahal na Birhen ng Antipolo ngayong April 30 sa ganap na ika-anim ng gabi. Ito po ay pangungunahan ni Most Reverend Ruperto Santos, Obispo ng Antipolo, at susundan po ito ng Alay Lakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating na May 2, 2024, Webes ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ng Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang maliligong po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa,
Wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami malwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, hinihiling at mga pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Matagpuan dinawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa. Sa paglalakbay po natin sa buhay, lumakad tayo sa liwanag, kapayapaan at pag-asa ng ating minamahal na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre, Jesus Nazareno, sinasamba pa namin, inipintumo pa namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinalangal anak kami. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati pa namin.